Hello, Hospitality and Tourism Management student. Welcome to another coaching day with Sir Jen for course code HRM151 and TOU052, Applied Business Tools and Technologies. So last week, marami tayong pinag-usapan about mga virtual world. And last semester, pinag-usapan po natin yung mga sistema. And of course, the importance of information technology sa ating chosen industry, which is the hospitality and tourism industry. So for this P2 or sa ating midterm, for this discussion or coaching with Sir Jen po, pag-uusapan po natin yung mga diniscuss ko sa ating classroom last week para mas matandaan po natin or maisa-isa po natin sila. And also, pag-uusapan na rin po natin yung kabuuan po ng P2 o midterm po natin. Again, by the end of this discussion po, kailangan po alam na natin yung mga dapat natin tandaan sa ating applied business tools and technologies. Okay, so before we formally start, remind ko lamang po kayo na this video discussion will serve as your graded recitation. So paano po yun? Unang-una po sa lahat, kailangan po nating panoorin ang discussion na to gayon para mas maging familiarize po tayo o mapamiliarize po tayo sa topics na kailangan nyo tandaan para sa ating long quiz at ating midterm examination. So habang nanonood po kayo, meron po akong mga ilalagay o mayroong mga magpa-pop up na mga words, numbers, or letters sa ating screen. So hindi pa siya sure kung words, letter, or kung ano man po yan, special characters, depende po yan. So kailangan nyo po talaga siyang tapusin without skipping. So para kayong mag-Netflix po dito, Netflix and chill. Kaya naman, kailangan makinig po tayong mabuti at nakatingin po tayo sa screen. Kasi po, magiging 15% of your grade coming from this discussion po. Okay, so para po siyang isang win-win situation na kung saan nakakapag-discuss po ako, na uulit po natin mga diniscuss ko sa classroom, and also natututo rin po kayo sa mga diniscuss ko at magkakaroon pa kayo ng recitation po. So ready na ba ang lahat? So sit back, relax, and makinig na po tayo. Okay, so nung P1 po natin, nung prelim natin, marami tayong pinag-usapan about sa system. And of course, andyan po yung mga importance ng information technology, diba? Lalo na kayo bilang isang tech savvy person na kung saan namulat po tayo sa digital world po natin. So this time, tapos na po tayo sa mga technologies, kumbaga lipat naman po tayo ngayon sa applied business tools po natin. So I know marami po sa inyo ang magiging future managers, mga magkatrabaho sa mga corporate world, magiging managerial positions, supervisors, restaurant owner, manager. So mahalaga po mag-aralan po natin yung mga topics natin for this midterm. So ayon po sa discussion natin, pinag-usapan na po natin ang e-commerce technologies. Okay. At the end of this module po, you should be able to describe what is e-commerce, what it can bring sa new business opportunities to the global travel and tourism industry. And also, pagtapos po ng mga discussion na to, kailangan po ma-identify nyo na po yung mga number of consistent customer experience across different channels among airlines and involving both international and domestic travel emerging economies limited internet access. Okay, so the virtual world allows the hospitality consumers to explore different channels they would prefer for seamless and easy access to hospitality and brand experience that functions efficiently. So pag-uusapan po natin sa una is ang e-commerce. So ano nga bang e-commerce technology? What is e-commerce? Okay. Based sa napag-aralan natin ng e-commerce daw po, it allows consumers to begin buying cycle long before any action steps are taken toward organizing, booking, or paying for the travel experiences. Yun po sa ating industry po yan, guys, ha? So, ang e-commerce daw po, the term electronic commerce or e-commerce sa madaling salita, ibig sabihin lang po nito, ito yung nagre-refers to the delivery of goods and paid services. Again, paid services po siya via global information network. Kumbaga lahat daw po ng mga transaction natin na gumagamit po tayo ng internet or minamaximize na utilize po natin yung paggamit ng mga social media, digital world,
iba't ibang platform po na yan, makukonsider po natin siya as electronic commerce or e-commerce po sa madaling salita. Ang e-commerce po, ginagawa po nito o it makes the booking, yung mga pagbabayad sa ating hospitality services, simple and easy sa pamamagitan po ng online po natin. Yung mga businesses po na meron silang online booking are making the booking process faster and more convenient for shoppers that those who don't have maraming time. So kagaya nga po na sinabi ko dati, 'di ba? Pag sinabi nating e-commerce, ito po yung mga websites, channels, platforms na kung saan lahat ng transaction po ginagamitan natin ng internet. So again, pag sinabi po natin electronic e-commerce or electronic commerce, e-commerce refers po siya sa delivery of goods and paid services via global information network. Okay. Consumers experience platform with the usage of different channels such as the following. Unang-una dyan, syempre, desktop computers, mobile phones, yung mga lahat tayo meron ng mobile phones nowadays, I believe. Smartwatches, ayan, and tablets, using the internet as tool of research, discovery, and planning po natin. So, paano po yun? Ito po yung mga example natin ng mga e-commerce. So, sa nakikita po niya yan, yan po yung mga sikat ngayon, like Lazada, Zalora, we have the Shopee. So, sabi dyan sa The Map of E-commerce Philippines, ito yung mga pinakamarami po, ah. Andyan si Lazada, si Zalora, si Shopee, Melissa, Kim Store Goods. Ngayon si TikTok Shop, nakikipagsabayan na po siya. Sila Shein, yan, mga e-commerce po natin yan. Pero alam niyo po ba na merong mga ibang pros and cons po ang e-commerce natin? Here are some of the pros associated with e-commerce or electronic commerce natin. Unang-una, syempre, ang e-commerce po nakakatulong po siya for the convenience. Pumapangalawa po dyan yung e-commerce increase selection. Kumbaga, using the technology, mas madali po tayong makakapili. Pero ang downside naman po siya sa kabilang banda, ang e-commerce, nakakarakterize po siya na parang limited customer service kasi nga walang interaction, 'di ba, between sa tao sa tao. Kung mayroon man, limited po 'yan. Next po natin is inability to interact physically with the products. Pag sinabi natin ganun, ito yung description lang po yung makikita natin sa e-commerce or sa online natin. Unlike pag pupunta po tayo sa mga physical stores, sa mga branches po nila na talagang makikilatis nyo po talaga na mabuti yung mga produkto. And last naman dito, para po sa akin, a lack of instant gratification. Okay? So there's more chance of pagkakamali kung hindi tayo meticuloso when it comes to details and information. Okay, so dako po tayo, sabi dito, utilizing modern technology is the most direct, sustainable, and growth-oriented path to long-term customer retention. Yes, tama po yan. Tandaan po natin yan na again, pag nabasa nyo po yung direct, sustainable, and growth-oriented path, eto na po agad yung use or importance ng technology when it comes to e-commerce or electronic commerce po natin. So ngayon naman, sabi rin dyan, bago tayo dumako sa advertising natin, yung mga channels po na yun, tinatawag po natin siyang omni-channel. Ito yung nag-refers to the integration of the virtual world with real-time technologies. Okay. Especially as they relate to cross-device attribution. Yung omni-channel po, experience for the customer enables them to quickly and easily identify and engage with their chosen hospitality brand whenever that brand crops up online. Example po natin dyan, sila Zalora, ay sila Agoda, Booking.com, sila Klook, sila po yung mga yan. Iba't ibang channel po siya. Okay, pag narinig po natin yung channel na may kinalaman po ito sa e-commerce or electronic commerce, ang tawag po dito ay omni-channel po natin. Okay, bakit po kailangan natin ng e-commerce sa isang negosyo? Using e-commerce has many advantages for business. Alam po natin lahat yan. It increases the efficiency of business process management. Also, it reduces production cost. It provides freedom for state borders, taxes, and other barriers.
ito pa yung pinaka, ano dyan, the best, kumbaga, it allows businesses para mag-operate po sila 24/7, para po silang 7-Eleven. And also, it allows for instant payment and it provides access to unlimited coverage po natin. Ang impact po ng e-commerce sa ating industry, pinagpo-provide po ito ng mga business with powerful platform to expand and present their services to customers. Of course, with the use of e-commerce, it personalizes customer service and it increases brand awareness on a national and international scale, kagaya nga nasabi natin sa learning outcomes natin. Okay, yung rapid development ng information and communication technologies in modern society, nagko-contribute po siya ng both development sa ating industry, which is hospitality and tourism industry, and communication network for attracting new customer. Kumbaga, the global internet has made e-commerce more accessible for any business. Kumbaga, basta papadali po talaga ang pagmamarket po natin ng negosyo po natin, pagkuha ng revenue, pag-retain ng customers with the help of technology or ng e-commerce po natin. So, dumako naman po tayo. So, what is advertising? Kung makikita nyo po dyan sa ating mga pictures, okay, meron ba kayong idea kung ano yan? Yung mga billboards na yan, like andyan sila Coca-Cola Zero, sila Vogue, meron tayong mga banners, mga tarpaulins, mga announcement whatsoever na yan, ang tawag po natin sa mga yan is advertising. Okay. Pag sinabi po nating advertising, ano po ang unang pumapasok sa isip natin? Commercials, tama. Branding. YouTube, videos, mga ads, okay? Pero ang advertising po is a marketing communication that employs an openly sponsored, non-personal message to promote or sell a product, service, or idea. It applies techniques and practices used to bring products, services, opinions, or causes to public notice for purpose of persuading the public to respond in certain way towards what is advertised. Pag sinabi po nating advertising, ito po yung pagpapakilala. Kumbaga, pag i-introduce ng isang business sa kanilang target market o sa tao. Pag sinabi po natin advertising, marami po itong mga forms, okay? Hindi lang iisa po ang way kung paano tayo mag-advertise. Ang advertising po kasi, ito po yung mga bayad na communication ng mga firms or organization para po ano, to direct towards consumers and the broad society. Ang advertising po, it serves a critical purpose by enabling sellers to effectively compete with each other for attention of buyers o yung mga target market na sinasabi ko po. And one primarily objective ng pag-advertise is to get the world out of what you have something exciting to offer. Kagaya nga ng sinabi ko, ito yung papapakilala mo. Ano ba yung pwede mong ihain sa kanila para kanino ba to? Ano ba yung product mo? Okay? Pag sinabi nating advertising, nakakatulong po ito para mapataas po yung target demographics awareness natin. Paano po yun? Kumbaga, pamamagitan po ng pag-advertise, kaya po nitong ma-inform, makakapag-inform po siya ng mga tao o mga consumer natin in the future kung ano ba yung pwede natin i-offer sa kanila. Ito rin po yung it may unfamiliar as well. Pwede po itong mag-educate sa kanila related benefits of the product or service na kung anong meron po kayo. And lastly po, advertising invites your target audience to evaluate how your product or service measure up against your competitors. Okay, pag-usapan po natin ang different forms of advertising. Of course, we have the online advertising. Ito po yung pinakasikat po ngayon. Kumbaga sa mga magitan po ng pag-advertise online po with different platforms, websites, channels, mas madali po tayo nakakakuha ng mga audience natin na nagiging market na po natin siya in the future. And then next po natin, we have the native ads, okay? Pag sinabi po natin native ads, ang native ads po, ito yung mga nag-a-affair to be part of content that the user is consuming. Sabi ko nga po sa diniscuss ko last time, ang native ads po, ito yung match the look and feel of your site or app at nagpo-provide po siya ng a better user experience for your visitors.
Kumbaga kadalasan kung ano yung mga titignan natin, yun po yung mga na-advertise natin. Sa mga platform o mga social media po natin, sila po kadalasan yung mga lumalabas po. Okay? So next natin, we have the retargeting ads or the ads that seem to follow you all over the net, displaying item based upon your past browsing habit. Ito po yung dinascon na, for example po, si Maria, di ba? Nag-research siya ng how to achieve clear skin, kung paano kuminis. Tapos lagi siya nag-research ng ganun. So ibig sabihin po nun, yung mga advertising po na nakikita niya sa kanya mga social media, ang tawag po doon is retargeting ads. Kumbaga kung ano yung interest mo o yung previous na interest mo, yung po yung lumalabas na advertisement or advertisement po sa inyo. Example natin sa mga ads natin, di ba? Kung mahilig kayo sa skincare, kadalasan lumalabas sa mga YouTube nyo. Ayan sila Garnier, sila Snail White, mga ganyan po. So next natin, para magkaparehas lang po si videos and social media advertising natin. Pero si videos po, ni-utilize po nila o minamaximize po nito ang paggawa po ng video advertising, mga commercials, mga palatastas, okay, sa madaling salita po natin. Next natin, we have the social media advertising. Pag sinabi natin social media advertising, ito po yung mga nag-pre-proceed by a video advertisement. Again, para lang silang same ni video. Pero ito po, ito yung mga commercials sa mga TV natin. Mga videos using different actors, actresses, mga celebrity po natin. Next natin, we have the auctioning. Ito yung mga e-market na nagbibring ng sellers and buyers together instantly. Like for example, Expedia.com. Ito yung nag-grow efficiently, continuously, na kung saan it usually charge the seller a commission fee based on a percentage of the total revenue generated at the auction. Kumbaga pag binenta mo po siya, okay, tumataas po. Okay, yung value pataas ng pataas. Ang tawag po doon ay auctioning po. Isa po siyang form of advertising natin. Pag-usapan naman natin si mobile commerce. O si mobile commerce po, it provides total consumers acquisitions, retention, and repeat convention, which is, di ba, yun po yung foundation bakit tayo gumagawa ng advertising po natin. Pag sinabi po natin mobile commerce, ito po yung tinatawag din natin na m-commerce. Okay, tandaan natin ha. Ang mobile commerce po, also known as m-commerce, ito po yung mga nag-i-includes ng mga any monetary transaction. I can say monetary transaction po because it completed using a mobile device such as cellphone or tablet. Okay. On the other hand, andyan naman po si social commerce na kung saan social commerce po, ito po yung mga promotion, selling and purchase of product directly within social media platform or mga sponsored posts po. Like sa Facebook, di ba, may mga sponsor po sila, Pacquiao, nung batuhan natin, ina-advertise po nila yung mga kandidato. Ibig sabihin po, monetary transaction din po siya, like mobile commerce and social commerce. Last po natin is si user-generated content or UGC. Ano po yun? Ang UGC po, ito po yung one of the highest form na kung saan nakadepende po ito sa experience or feedback po ng tao, depende sa business or product kung anong meron ka. Diyan na po pumapasok yung mga influencers, mga creators. Okay, example natin, Starbucks launched a website where ongoing conversation could happen with their audience. Kumbaga, ito yung mga feedbacks, mga ginagawa po nila para ma-advertise. Depende po sa experience ng isang customer o consumer po nila. Andiyan po pumapasok sila mga PR packages, sila mga ex-deal, yung mga ganyan pong mga example po natin. Kumbaga, the way of marketing research strategy is by creating a two-way conversation with individuals that use your products and services and collecting valuable feedback, kagaya ng sinabi ko, sa product to new directions or concern that need to be discussed. Kumbaga, ito yung pinaka, for me ha, pinaka-effective po ito kasi parang you can hear feedbacks from real people. Kumbaga, hindi sila kagaya ng ibang platform na you planned kasi eh, di ba? So, ito parang it allows you to grow, to innovate, and to develop then. Ayan, yun yung mga example natin on online advertising. Yan yung mga retargeting, yung mga sinesearch yung ganyan, social media, auctioning,
andyan din yung mga video, social media marketing, and andyan din yung mga social commerce and tsaka mga mobile commerce natin. Ayan yung mga example po nila para maging mas familiarize po, mapamiliarize po tayo. Okay, the overview of e-commerce technology. E-commerce technologies is powerful system for sourcing and selling to customers by utilizing linking system such as data collection system, transaction processing, internet marketing, and supply chain movement. Okay. So, yan siya like business to business, pwede rin siyang business to consumer, okay, business to government, consumer to consumer, consumer to business, and consumer to government. Okay, so medyo nakat lang tong part na to, pero makita niyo naman po ito sa ating modules. Yung mga servers po natin, like web servers, e-commerce, e-commerce webs and app. Okay, ano po itong mga to? Ito po yung mga ginagamit natin o yung mga na-utilize natin sa ating pag-e-commerce. So, pag binasa po natin, may get sama na po natin sila lahat. So, dumako po tayo sa ating content management and e-commerce platform. Of course, unang-una po dyan, sino? Si social media. Okay, social media, subscription, loyalty program, affiliate marketing, internet of things, and messaging apps and chatbots. Ano po yung mga yan? Social media po. Kagaya nga sinabi ko, yung mga pag-a-advertise or sa e-commerce, ayun yung mga social media na kung saan ni-utilize yung paggamit ng ano? Mga Facebook, Messenger, Twitter, Instagram, websites, and whatsoever. Kumbaga, sabi nga dito, it has more than 52% of the market share and is leading platform for brands. Okay. Next natin, we have the subscription. Okay, medyo nagmamadali po tayo, no? Pero sana maintindihan po natin. Ang subscription po, ito po yung mga binabayaran natin o mga method para ma-sustain po natin yung ongoing sale online natin. Kumbaga, ito yung mga privileges, incentives po natin. Example po natin, si Starbucks, di ba? It allows regular coffee lovers to subscribe and enjoy perks and exclusive incentives for being a member with their Starbucks Reserve program. Kagaya, for example, dito si sila SM, ganyan, meron pong mga ganyan po dito. Sa AirAsia, sa mga ticketing, meron din po. Kadalasan po kasi, yung subscription model po, it ties up a customer into ongoing contract with a brand. It often with the automatic monthly or annual payment. Kagaya na sinabi ko, di ba, nagabayad sila? Para ano? In order to sustain online value throughout their online presence, so there are many product offerings. So, on the other hand, para malapit din po or same lang sila sa loyalty program natin. Si loyalty program po, ito po yung mga incentive-based and offer consumer access to special deals, discounts, and free items. Example po natin dito, yung mga ticket na yan para makakuha tayo ng gantong notebook, gantong tumbler. Okay, kadalasan po ng mga yan, naging popular po siya ng omni-channel marketing device to attract and retain customer natin. Diba nga tayo rin naman, diba? Kapag nakikita tayo ng stickers na kukompletuhin natin in a month, diba? Order tayo ng order kasi merong privileges at the end of it. Maganda rin po ito para ma-retain natin yung mga customers po natin. Next, we have the affiliate marketing. Ang affiliate marketing po, ito po yung mga affiliate marketing as go-to online sales traffic po natin. Ano po ito? Ito po yung mga internet, all this is still one of the of its effective methods and performance-oriented marketing by using marketers affiliated with the brand to sell their product and services. Okay? Next po natin is si IoT. Ito po yung mga smart speakers and smart everything natin, kung sabihin po natin na ganyan. Next naman po natin, we have the messaging apps and chatbot. Ito po yung get started, mga ganyan sa Facebook po natin. Ito yung makakapag-tulong sa atin sa pagpili, lalo na sa mga customers po natin. And mas napapadali po ang trabaho nating mga sa e-commerce po. Okay, pag-usapan naman po natin ngayon si restaurant management system. Okay, so hinga-hinga lang po muna tayo ng onti. Okay,
Restaurant management systems are the crucial technology components that enable a single outlet or enterprise to better serve its customer and aid employees with food and beverage transaction and controls. Tandaan niyo po yan. Ang restaurant management components po natin, system components po siya. For example po natin, ito po yung sistema na ginagamit sa ating F&B industry natin sa mga restaurant, fast food, fine dining, kagaya po nga discuss ko dati. So guys, can kindly screenshot this one, nasa module niyo po ito, and i-memorize po natin siya, baka hindi po natin alam, nasa exam or long quiz po natin siya. So ayan, screenshot niyo muna. Okay, next po tayo. As the point of sale system or point of sale provides many functionality and it has the following. First, we have to decrease service time, of course, order accuracy, security of cash transaction and internal auditing function, reduce training burden, liberate scheduling and performance control and analytics. So summarize na lang po natin siya. Ang point of sale system po kasi nakakatulong po ito para mas napadali po yung transaction natin between us and our customer or mga kliyente po natin. Kasi nga, si system na to, kinompose po siya para mapunta po tayo sa mga in-depth details natin or mga pwedeng transaction natin na may kinalang sistema po na ito. Order accuracy, bakit po? Kasi po, once po na-order po tayo, makikita po agad natin ito sa ating system. Okay? Sa cash naman po, sa auditing, ibig sabihin po, example dito, lahat po ng mga transaction natin within the day, malalaman or makikita po natin siya by reviewing po yung mga transaction po natin. Kagaya nga po sa mga restaurant, kapag nag-audit po sila ng mga sales, mas madali na lang po talaga sa kanila. Next, we have the kitchen management system, KMS. Na-discuss na po natin siya. So basically, ito lang po yung mga system sa kitchen natin na nag-receive ng orders, mga production, and whatsoever po natin. Yan po siya. Para mas madali natin, tignan po natin yung example po. Okay, reservation and table management. Ano po ito? Ang reservation and table management po may also contain an electronic software module of reservation, the name, number, and party date, time, etc. Example po, may nagpa-reserve po sa inyo. Makikita nyo po yung allocation po kung may available table po ba tayo on this day, on that day, sa araw po na ito. May kita po natin kung meron pa po tayong pwedeng ilagay na seater for 2, seater for 3, kung saan ang location po nila, depende po sa preferences ng mga guests or customers po natin. Ayan yung example niya. May kita po natin si table 1, parang anong oras siya pina-reserve, mga ganyan. Ilang tao po sila, kung andyan na po ba sila, like waiting na po ba sila, anong order, maaari po lang silang ilagay dyan using our reservation and table management. The property management system, ito po, medyo paulit-ulit po tayo dito. Ito po yung mga diniscuss ko, like sa mga hotels and lodging facilities po natin. Ito po yung ginagamit karamihan ng mga, almost all the department po sa isang lodging facilities po natin, like mga hotels natin na ganyan. Ano po itong mga to? Andiyan po yung mga piyesta, maestro, mga ganyan. Lahat po ng yan is the property management system or PMS. Ginagamit po ito for better transaction, convenience, of course, reliability, and of course, for auditing purposes din po natin. Ang the property management system po, isa po siyang sistema na kung saan nakalink lahat ng department, kumbaga, si PMS po ng isang lodging facilities, ginagamit po ito para ano, maging connected po lahat ng mga transaction natin sa lahat ng department natin para mas napadali po ang trabaho ng isa't isa. Kung magiging front office po kayo or front desk associate po kayo, ito po yung tahanan nyo o ito yung pinakatrabaho nyo, the property management system. Diyan halos lahat iikot ng trainings at lahat mga trabaho natin, the property management system.
So pag-usapan naman po natin ngayon si ano? Si Guest Lifestyle. Okay, we have the Dream Select Book, okay? Yung Stay, Share, and Return. So nasa modules niyo po 'yan, kindly read na lang din po. Na-discuss na po natin ito. Okay, we have the basic ano, computer skills natin. Si basic computer skills po natin, kinakailangan po nito lalo na kapag kayo po ay magtatrabaho sa ating industry. Hindi lamang po tayo puro salita or puro kudaan lang sa ating industry. Kailangan po marunong po tayo when it comes to technology and utilizing ng ating mga ano, applications, websites, kagaya ng Excel, PowerPoint, mga Microsoft. Kailangan po meron tayong details or mga information about that. So later, discuss ko po yung mga terminologies po natin para mas mag-gets po natin. Okay, strategic hospitality technology investment naman po tayo. Andyan po yung, for example, nagkakatay ng mga expenses para ano? Para mas ano, mag-gain po tayo ng high profit without compromising po yung quality ng service na meron po tayo. Simple as that po natin. Pag binasa natin mga details sa ating modules, andun po yung mga maliliit na bagay. Kaya, yun lang po siya. Kumbaga, some of the businesses, they cut their expenses, pero same lang din yung profit po nila. Okay, pag-usapan po natin si MICE. The Meeting, Conferences, Incentives, and Exhibitions. Okay? Si MICE po, kadalasan ito yung sa mga events natin. Pag di natin alam to, grabe. Nasa hospitality and tourism industry po tayo, kaya naman dapat alam natin si MICE. Ang meeting po, kadalasan ito yung mga ginagamit sa mga businesses natin na kung saan nagigain po ng revenue ang isang establishment. Si conferences like the ASEAN meeting, mga ganyan. And incentives, ito po yung mga binibigay sa mga loyal workers natin, employees, mga top performing, kumbaga kung nakahikay ng quota, yan po yung mga tinatawag natin na incentives natin. Exhibition po, ito yung mga displays, exhibitions of artworks and whatsoever po natin. Simple as that naman po. So meron kayong subject na ganyan, doon yung siya pag-aaralan, kumbaga hinapyawan lang po natin siya for an overview. Technologies for MICE, of course, andyan yung mga audiovisual natin, the speakers, the webcams for the internet or virtual, yung mga Zoom natin application, website, speakers, microphones, and something like that, and mga light and sound po natin. So mga, you know, mga factors na nakikita po natin pag nakaka-attend tayo ng mga event po natin or MICE po natin. So ito, nilagay ko po ito para mas padali po kayo kung ano ba yung mga re-reviewin natin. So please guys, familiarize yourself with the profile, self-ordering kiosk, advertising, Microsoft Excel, revenue management system, property management system, mobile commerce, data server, and so on. Lahat po ng yan, parang kalahati po ng inyong exam at long quiz, dyan po iikot sa mga yan. So again, thank you so much for listening. I hope you learned something today. Again, make sure na tama po ang mga nagathered nating information or mga missing letters, words, special characters sa ating video for your recitation. Again, all you have to do is comment your name and section sa baba po nito. And after that, go to your Google Classroom and look for recitation P2 and then private comment. Okay, private comment your gathered words. Thank you so much, guys.